ganda na ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, duulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabutayan. Mag-agree na tayo! Magandang araw po, ako po si Amy Buiko. Ito po ang mag-agree na tayo. Kasama po natin sila Doc Sosi De Leon at Engineer Rosendo So, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Magandang araw po. Magandang araw. Magandang tanghali at hapon sa inyo yung lahat. Kasendo, kamusta po kayo? So far, okay naman. At ito, naging bago sa itong COVID-19 na nangyari. Of course, ang mga industriya ng agrikultura medyo naapektuhan. Yung bentahan, bumagsak ang mga sales, no? Hirap din ang mga agri-farmers. Kayo po, Doc Sosi? Medyo hirap. Tama yung sinabi ni Chairman Sendong na napakahirap ngayon. Kami may mga meat shops, napakahina dahil mag-lockdown yung mga iba. At the same time, actually nasa industriya ako ng pagbababoy, pero ngayon kumakambyo ako sa ibang alternatibo ng source of protein. Ngayon ako ay nasa rabbitry na ngayon. Alam niyo po, dito po sa ating programa, pag-uusapan po natin ang mga sabi nga ni Kasendo, mahirap ang buhay ngayon dahil nga may pandemic. Kaya dito po sa programa natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabuhayan. Kaya po, samahan niyo po kami at talakayin po natin tulad ng sinabi ni Doc Sosi, ang rabbitry o ang pag-farming kasama ang mga koneho. Doc Sosi, ano ba ang background naman tayo tungkol sa rabbitry? Itong rabbitry medyo bago pa lang. Actually, marami na nagra-rabbit noon. Pero mga backyard tsaka more on pet type, nakikita ko na mayroong opportunity ito dahil nga sa protein source ng Pilipinas. At napakadaling mag-alaga, kaya lang, may mga bagay-bagay na dapat malaman din. Hindi basta mag-alaga ka ng kuneo, that's it, no? So, tingnan natin. Siguro sa pag-usap natin ito, mag-agree tayo sa ating rabbitry. Yes, opo. Mag-agree po tayo. Kasendo, may mga updates tayo sa agrikultura ngayon? Ano ba mga bali-balita? So far, Amy, ang problema natin, yung mga produkto, no? Produkto medyo bumaba, no? Kagaya ng palay, bumagsak ng 12 pesos, no? Ang corn may farm gate price na sa 10 to 11. Mm-mm. So, bumababa yung presyo, kaya hirap yung mga magsasaka. And of course, itong sa baboy, yung sa ASF, last year dahil dun sa imported meat na pumasok, may pumasok na imported meat na infected ng ASF, dito nagkahawaan yung mga local na pig industry natin. Kaya ang hinihingi pa rin natin sa atin na gobyerno, no, yung first border inspection natin, kasi nasa Food Safety Act yan eh, na dapat yung mga kargamento na papasok, isuri muna ng gobyerno. Ang problema natin up to now, wala pa yung first border natin. So, yung pa rin hinihintay natin. Kasi ngayon, kung iisipin nyo po, ang dami po talagang naperwisyo dyan sa ASF, no? Na mga may-ari po ng babuyan. Naku, masakit po talaga sa bulsa. Hindi po ganun biro magpalagay ng piggery, magpapabili ka ng mga pagkain at pag-aalaga.
malaki po talagang nawawala. Alala ko po yung dati po kasi may piggery ang lolo ko, natamaan din kami ng ASF. Talagang pinapatay na lang po talaga ang mga baboy. Marami pong nasasayang. Dok, so yes, si kayo so... po, ano masabi nyo dito sa ASF na ito? Alam mo yung ASF na yan, nung panahon namin ni Sendong, maharap din kami sa congressional tsaka sa Senate hearing. Binanggit na rin namin yan. Mm-hmm. Binanggit na rin namin yan na magkaroon tayo ng first border. Na pagdating dito, inspectionin muna bago ilabas ng Bureau of Customs. Pero again, yun, na pumasok na nga yan. It was formally announced sa aming core group na last August 19. So that is more than a year ago. So continuously, meron pa din eh. Kaya napakahirap dahil walang bakuna. Sa matter of fact, isa ako sa mga naging biktima niyan. May mga grow out ako na hindi super strict ang biosecurity. Tinamaan din, napakasakit. Kung kailan malaki na, at saka mamamatay, at saka kinakalay, ibaon mo. Lalo na yung mga malilit nating mga kasamahan. Alam mo sila, naghihintay, ito lang ang kabuhay nila, yung mga OFW. Pero wala. Wala, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Kaya napakahirap. Dapat po talaga sa border pa lang, naharam na para hindi nakaperwisyo po. Kasi mga maliliit po nating mga magbababoy ang talagang tinatamaan. Isipin mo, ilang buwan nilang palalakihin, tapos inaasahan, tapos biglang wala na. Kasi nga, ayan, tinamaan po ng ASF. So, ngayon po, kasi doon nasabi mo din yung presyo ng palay, grabe. Yes, so ang ano natin ngayon is talagang hirap, no, yung mga nasa agri. Kaya itong isang alternative na pwedeng livelihood na nakikita natin itong rabbit. Maganda ito, no? Ako nagsubok na rin ako meron din tayong konti, no? Mga 300 heads na. And ito, sinusubukan natin. Maganda, no? Mabilis manganak. And we hope ma-expand ito sa other area, no? Dapat supportan natin itong rabbit industry. Opo. May dagdag ko lang ano, sa sinasabi ni Sendong. Nakagandaan sa industriyang ito dahil bago. Ano, dahil bago. Number one, kung ikaw ay ordinaryong medyo nakakaraos lang ng ating kakainin, napakaliit ng kapital. Hindi ko kumpara sa baboy na libo ang bawat puhunan mo para maibenta mo siya. Dito maliit. At saka more on damo ang kakainin niya. Na abundant naman sa atin, lalo na sa mga kayanunan na sa nayo natin. Opo. Naalala ko, nag-alaga din po ako ng rabbit. Pero hindi ako umabot ng 300 kasendo eh. Siguro ano lang yon, 2 pairs lang. Tapos yun nga, ano lang po, damo-damo lang ang pagkain. At ang bilis po talaga nilang dumami. Kaya po, doon naman kami sumuko. Nung dumami na po, nadumami yung ano. Siyempre, ang ano namin is parang pet lang. Pero kung siguro, yun nga, sa industriya, kailangan mo talaga paramihin. Maganda po talaga siyang source of income kasi minimal na pag-aalaga lang ang kailangan mo. Pati pagkain, gastos, minimal lang din. Pagka dati, ano eh, dun sa Baguio, nung bata pa rin tayo, no, mga high school years, may alaga rin baboy, itong rabbit ang auntie ko. And kinakatay namin at ginagawa niyang adobo. Ang sarap ng rabbit na adobo. Ay, naku. Hindi alam na masarap talaga yan. hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. Kasi yung mga iba, akala nila alaga lang ito. No, alaga for, para sa mga bata. Pero ito is kinakain na dati na yan. Ako naging veterinaryo, pinaaral ako ng mga magulang ko dahil din sa tulong ng rabbit. May pumupunta sa amin, nagbibigay ng rabbit. Pagkatapos, ha-harvesting niya naman yung malalaki na namin, ibebenta niya sa arangke. So, bata pa ako, yan ang isa sa nagpaaral sa amin. Of course, mayroon kaming konting baboy, may konting pugo kami, may konting manok-china kami na pandala sa arangke. Pero yung rabbit,
Diyan din kami nagsimula noong so sa amin sa pamilya ko, bali magulang ko, ako at saka yung mga anak ko. So nasa third generation na kami ngayon ng pagrarabbit. Kita mo naman, ang cute ng mga rabbit na yun, pwede pala pagkuha na ng puhunan sa pang-aral, di ba po? Yan. Nakatikip po ako doon nung elementary pa. Opo, sa Nebay Siha po. Nako, nagulat po ako. Sa Nebay Siha. Nung time po na nag-aaral ako, may alaga akong dalawang rabbit, dumami nga sila, no? Ngayon, nung pumunta po ako sa bahay ng kaklase ko, nagulat po ako. Eh, pinagluto ako ng rabbit. Naisip niyo ba yung, ano, na may alaga ka tapos isuserve sa'yo ay rabbit? Noon yung sabi ko, ah, okay. Pero nung natikman ko po, ay, lasang manok. Tama po ba ako? Tama, kung lasang manok. Kung saan nang may siya sa CLSU, no? Sa CLSU, pag CLSU titignan mo yung mga nag-aaral doon. Nag-aalaga sila ng rabbit, no? And yun ang ginagawa nila for tuition. So yung mga estudyante doon, lamit namin ng mga student doon eh. And yung dean, kinakwento ka ng dean, nagrarabbit sila para yung makuha nila na pera for gagamitin nila sa eskwelahan. So nakita ko talagang pwede itong rabbit, no? At least maski sa backyard lang. Pwedeng mag-alaga. Tama ka, Sendo. Tsaka itong pag-alaga ng rabbit, sa tingin ko, simpleng-simple. Walang magre-reklamo sa'yo. Hindi ka tulad ng manok at baboy, re-reklamo ng mga kapitbahay mo. Dito, walang amoy, lahat ng yung pupo nila, lahat, pati yung yuri nila, magagamit. Walang tapon. Siguro, mamaya, may speaker yata tayo ngayon. May resource person tayo, di ba, Amy? Opo, meron po tayong kakausapin mamaya. Isa pong panauhin natin na talaga naman masabi ko, sa dami ng rabbit na meron siya, eksperto po ito. Kaya po, bago po natin siya iharap, tayo muna magkuro-kuro. Kasi alam ko, pagka nilabas na natin si Sir, medyo lahat tayo mahihinto kasi gusto natin i-absorb lahat ng information na nanggagaling sa kanya. Kasi kakaiba nga po itong industriya na ito. Nabasa ko po, nag-start to ng 2015. At ngayon, 2020, talagang dumadami na po, no? Ang mga naiinganyo na mag-alaga po ng koneho. Na parang nabasa ko din po sa Sendo, Doc Sosi, na meron palang event noong 2016 sa Quezon City na parang fair na kung saan iniyabang yung mga putahe na pwede na pwedeng gawin sa mga kuneho. Kayo po kasi, ano ba yung paborito mong luto ng rabbit? Meron ba? Madami. Kasi yung adobo, masarap yan, no? Mm-hmm. Yung pinapaitan, no? Baka hindi pa ninyo alam na pwedeng gawin pinapaitan din yung rabbit, no? Yung testing. And of course, yung ihaw. Sarap din yan. Yung hinahalo sa sinasahog, no? Binagawang sinasama sa mga pansit. Pwede rin gawin sahog yung rabbit. So maraming pwedeng iluto, no? Gamitin yung rabbit. And ang sabi ng iba kasi, cute. Very cute daw yan. Kung titignan natin, sa Sesame Street, yung Big Bird, cute din naman pero kinakain din naman yung Big Bird, di ba? So hindi rason na cute. Hindi na pwedeng kainin, no? And I think itong nangyari sa ASF talaga, ang advice natin sa mga backyard raiser, huwag muna mag-alaga ng baboy. Ito ang isang alternative na pwedeng pasukan para at least mahinto yung yung chain ng spread ng ASF para by next year, baka mid of May next year, baka pwede na mag-upisa. Pero ito ang isang alternative na pwede natin gamitin for our meat product.
Tama ka, Sendong, no? Sige po. Hanggat walang bakuna at ang balita, it will take another year or two para sa African swine fever bago tayo magkaroon ng bakuna for that, no? At napansin ko, binanggit mo lahat yung mga pagkain. Ikaw kasi hindi ka umiinom eh. Ako kasi, Sendong, ako yung manginginom. Alam mo, sa manginginom, ang gusto namin ay, number one, sisig na rabbit. Sarap po yan. Kahit ang rabbit. Ayun, parang medyo, bago magsarado ang inom, bago matapos, meron naman kaming sinampalukang rabbit. Yan. Makalis po ng hangover agad. Kaya maraming pwedeng luto. Baka hindi alam ng mga nag-aalaga ng rabbit. Ito ang isang pwedeng alternative na ipasok natin. Nung nabanggit natin dati kay Sekretaryan, maraming nagre-react. Yung koneho daw, very cute yan. Baka hindi masana yung tao. Pero sa tingin ko naman ito is sa ngayon kulang pa. Kaya konti sa market. Pero kung dumami na ito at pwede nang madala sa mga marketplace, makikita ng mga consumer na ito is isang alternative na pwedeng sa meat natin dito sa ating bansa. Naalala ko, Sendong, ng alala ko, Sendong, na noong opening ng yung ating seminar, Farmer Summit, no? Pabiro mo lang sinabi kay Secretary William Dar, eh. Sinabi mo sa kanya, boy. Tama. Kaya parang nag-boom, eh. Simula noon, nag-boom. Dahil, tama, alternatibong pagkain yan. Another source of protein. Kaya ka na nga lang, pagbutihin natin. Itama natin, kaya natutuwa ako sa programa nating mag-agree tayo. Dito lalong makikilalang industriya ng pagrarabbit. Yan, tama-tama nga po, no? Sige po, mamaya po, magbe-break po muna tayo, ha? Dahil mamaya po, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol po sa rabbit. Dapat ayos ay, sir. Yes, oo, para at least maayos ng National Federation ng Rabbit Tree, no? Ito, maganda ito. At least para it's a province by chapter. Yung plano mo dapat maayos na para at least maka-join lahat sa isang national federation. Apo. Sa pagbabalik ko na may pag-uusapan po namin yan. So, magbe-break po muna tayo. Magbabalik po ang mag-agree na tayo. At nagbabalik nga po tayo sa mag-agree na tayo. Tulad po na nasabi namin kanina, pag-uusapan natin ang rabbit farming. At ngayon, ang dami na natin na pag-usapan kanina, di ba, Kasendo, Dok Sosi? Yeah. Puro pagkain. Puro pagkain. Kaya yung next po natin na pag-usapan. Pagpupunta tayo dun sa farm niya, papakain tayo. Oo nga. Anong araw po ulit ngayon? Mamamark ko nga yan. So ngayon po, Doc Sosi, sino ba makakasama natin ngayong araw na to para ipaliwanag pa kung ano ang rabbit farming o ang industriya ng rabbitry dito sa Pilipinas? Alam mo, itong taong ito, masasabi kong isa sa mga haligi ng industriya ng pag-rabbit, no? At napakahirap pa hindihan. At saka sa dami ng natutunan ko sa kanya. Pero ulitin ko, hindi naman magtatagumpay na nag-iisa. Magtutulong-tulong tayo at dapat mag-agree tayo. Lalo na sa pagkukuneho. Siguro ito na yung pagkakataon ko na makabawi naman sa kanya sa in-impart niyang knowledge sa akin. Na sabi ko, ako nagpipresenta. Na ipakikilala ko siya. Pakilala ko na? Okay. Sige po. Ang ating guest speaker ngayon na... hindi na matatawaran sa industriya ng pag-rabbit. Simpleng-simple na lang ang sasabihin ko, ang isa sa mga pioneer, ang isa sa mga haligi ng rabbit industry, ang aking mestro,
At ang barang araw ay mestro niya din. Walang iba kung hindi si Sir Willie Menor ng TDM. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita ko ngayon sa araw na to. Ngayong hapon po dito sa Mag-Agri Tayo. Hi po, Sir Willie. Good afternoon, Ma'am Amy. Good afternoon, Sir Sendong and Sir Bapsosi. Bapsosi, siyempre. And to Sir Ricky, good afternoon po. Good afternoon po. Ayun. Sir, ano, ikwento niyo naman sa amin, paano ka ba nagsimula sa pag-rarabbit? Alam niyo po, Ma'am Amy, Bapsosi, Sir Sendong, kung pag-uusapan po natin ang kuneho, pwede ko po sabihin, 7 taon pa lang po, may hawak na po akong kuneho eh. At maniniwala po ba kayo na sa edad kong 7 taon, eh, nasakyan ko na po ang pinakamalaking rabbit? Maaari ngayon nyo lang ito narinig, Doc Sosie. Nahinto. Bago yan ha. Ang katotohanan po niyan, ang aking ama ho ay isa pong bus driver nung panahon po na 1960s. At alam nyo po ba na ang kanyang minamaneho po, ang biyahe po niya ay Baguio, Manila. Kami po ay nakatira nung panahon na yon sa Tarlac. At ang kanyang bus na minamaneho po ay ang Philippine Rabbit. The biggest yun. Rabbit in the Philippines. Yun, kaya pala. Pula yun, pula. Nahinto po talaga ako eh. Isipin niyo, nasabi ko, nasa kempo. Napaisip ako eh. So, nung panahon na yan, ang father ko po, ang unang kuneho na nabili po niya ay nanggaling po sa Baguio. So, nung panahon na yan, nung nag-uwi po siya sa bahay, isang pares po yan, talagang doon ako nagulat, ganung kalalaking kuneho po yan. Kasi nung panahon po, nung way back, sabi na po natin, 1940s to 1950s, dyan po talaga nagsimula po ang kuneho po dito sa Pilipinas. So, dyan po natin makikita ang magagandang klase po ng kuneho. Kaya lang po, bigla pong nawala. So, iilan na lang po yung piraso na natira po dyan, nagkataon lamang po yung aking ama, ay nakakuha po ng kuneho, dinala sa bahay, na parami na rin po namin yan. Hanggang sa lumipat na naman po kami ng tirahan, hanggang sa nawala din po sa amin, hanggang sa napadpad nga po ako dito sa Maynila at nagkaroon po ako ng kapirasong lupa na matatagpuan nga po sa Magallanes, Cavite. So, alam niyo po, nung simula ko po dyan, balikan ko po, 5 years ago, 2015, ang sabi ko po, siguro magsisimula ako sa kuneho, parang additional attraction lang po namin sa farm eh. Wala po sa ginagap ko po na ito po ay lalaki ng katulad po sa ngayon. At ang nakita ko pa nga po dito, sabi ko nga, ito siguro ay pwedeng alagaan lang. Kumbaga, hindi ako masyadong gusto na para ito po ay kainin. Kaya lang po, nung tumakbo po ang panahon, parang nakita ko mukhang maganda rin po pala siyang gawing negosyo. Yun po yun. So, ang pagkain po ng kuneho hindi na po bago sa akin, katulad po ng kwentuhan ninyo kanina habang ako po ay nakikinig, eh lalo lamang po nyo kung ginutom. Kaya sabi ko nga, yung lahat ay pwedeng pumunta sa farm para po ay matikman din po ninyo yung luto din po namin. Usapang lechon, usapang adobo, kaldereta, sisig, at ano pa yan, Sir Sendong, yung pinapaitan mo. Oh, lako po! So lahat po yan, pagdating po sa usaping kuneho, napakarami pong luto ang pwede po natin gawin. Unang-una nga po yan, healthy meat po yan. So kayo po, inaanyayahan ko nga po na sana po ay makapagsimula na rin po sa larangan po ng pagkukuneho. Tulad po dun sa simula kanina ni Doc Sosie, sabi niya, magsimula tayo sa maliit hanggang sa papalaki ng papalaki. Sir Willie, may tanong ako. Madali bang mag-alaga ng kuneho? Sa pag-aalaga po ng kuneho, Ma'am Amy, napakasimple lamang po. Alam niyo po, ang kailangan lang po natin, maayos na kulungan, maayos na lugar. Makapili po tayo ng magandang, sabihin na natin, na breeder na pwede natin pagsimulan. Kinakailangan po yan, dapat maging healthy po siya. Kinakailangan na maganda po ang kanyang tindig at maayos po siyang kumain. Alam niyo po, pag sinabi ho natin na maliit na simula, sa ilang ulo lamang ho, sabihin na ho natin. Kasi yung tinatawag ko po na backyard, ma'am, nagsisimula lang po ako dyan sa 4 na babae, 2 lalaki. So pagka nakapagsimula po tayo niyan, sigurado ho yan, at sabi ko nga maganda po yung pag-aalaga natin. Dadami po yan. Wala pong patutunguhin yan kundi dumami. At syempre ho, dyan na po papasok ang tinatawag natin pagninegosyo pagdating sa kuneho. Doc Sosie, sabi mo nakapunta ka na sa farm ni Sir Willie. Ako yung isa sa mga pinalad na makinig ng kanyang lecture. Pero, Willie, Sir Willie, dadagdag ko lang.
kinakailangan sa number one o number two mo na para maging successful? Yung knowledge. Yung okay, knowledge opo. Sa pagkukuneho. Kaya nga nandito tayo para mag-agree-agree tayo. Para tama po. Paano ba? Paano ba? Sige nga, paano nga? Tama po. Una-una po, tama po yung sabi po ni Doc Sosie. Sa simula po ng pagkakapinagkakandak ng seminar, lagi po pong sinasabi, nandito po tayo para mag-aral o pag-usapan ang pag-aalaga po ng kuneho. Sabi ko nga po, pag nag-umpisa po tayo mag-alaga, kinakailangan po yon. Mag-aral tayo. Siyempre, andyan po ang lahat naman po marunong sa computer, Google, internet. Di po ba? Tapos pakikipag-usap po sa mga kapwa natin na gusto na rin po magsimula ng pagkukuneho. Dahil sa pamamagitan po niyan, mas mapapabuti po ang ating pagsisimula ng ating pagkukuneho. Kasi kung kulang po tayo ng kaalaman sa pag-aalaga po ng kuneho, dito po dumarating yung failure po. Pagka nangyari po yon, hindi na po tayo tutuloy. Yun po yung ayaw na ayaw ko po sanang mangyari. Gusto ko po pag simula ka dito, tuloy-tuloy po ang ating pag-aalaga sa pagkukuneho. So, Manong Willie, so maganda siguro ano, yung i-prepare din ng mga mag-aalaga ng rabbit is yung source of food nila, no? Yung damo and yung mga kulungan na pwedeng kasi mabilis mag-expand ito eh. So yung preparation ng mga kulungan siguro kailangan mag-prepare din sila. Tama po yun, Sir Sendong. Una-una po, sabi ito, ang pinakauna siguro dito, maliit na kapital ang kailangan lang po natin dito. Maliban po dun sa kaalaman po natin sa pagkukuneho, nangangailangan lang po tayo dito ng konting kapital. Ano po? Ngayon po, dun sa kapital na yan, papaloob na po dito yung kulungan po natin. Kinakailangan, maayos na kulungan. Pag nagsimula ka po sa anim na kuneho, tuloy-tuloy na po yan. Dapat bago po manganak po yan, dapat nakaprepare na rin po tayo ng panibagong kulungan na siya pong paglilipatan po ng ating mga paanak. Pangalawang po, yung space po natin, yung espasyo po natin, kinakailangan maayos po yan. Kinakailangan po, i-consider po natin, dapat kailangan mahangin po yan, hindi po siya totally enclosed. Kinakailangan po yan, tuloy-tuloy po yung hangin. Kasi ang kailangan po ng hangin talaga, medyo malamig na lugar. Hindi ko naman po sinasabing hindi po pwede ito sa mga may init na lugar, pero kung pag-uusapan po natin kung ano po yung angkop na lugar para sa kanila, kinakailangan po siguro dito yung medyo malilim. Kaya nga po yung iba, nilalagay po nila yan sa isang maliit na shelter or mayroon po siguro punong kahoy na pwedeng liliman po nila, na nandun din po yung ating mga kulungan nang sa ganun po hindi po directly hit sila sa init. Pangalawa naman po yung sinasabi ni Sir Sendong kanina, dun po naman po sa pakain po natin. Kinakailangan po readily available po dapat yan. Sa kuneho po namin ngayon, pinakakain po namin sila ng maliit na percentage lang po ng commercial pellets at halos karamihan po, puro damo na po ang pinakakain po namin. Alam niyo po, itong damong pinag-uusapan natin, lahat po ito makikita po natin ito, especially kung nakatira po kayo sa probinsya, na ito naman po, pwede rin naman po nating palaguin dito sa Maynilaan kung alimbawa naman po yung ating rabbitry ay nandito po sa Maynila. Marami pong uri po ng damo ang kailangan po nating itanim na pwede po nating ipakain sa ating mga kuneho. Pangalawa po, pagka po puro damo ang ating ipapakain dyan, syempre ho, yung cost po ng ating pag-aalaga ng kuneho, bababa ng bababa po yan. Kaya makikita po natin mas malaki po ang ating tutubuin. Sir Willie, pinapakawalan nyo ba yung mga kuneho o talagang nakakulong lang sila, sheltered lang talaga? Ang mga kuneho po namin na inaalagaan po namin sa aming farm, domesticated po yan. Lahat po yan naka-enclose po sila, may kanya-kanyang kulungan po yan. So isang kuneho, isang kulungan. Pero po pagka napasyal po kayo sa aming farm, may makikita po kayo mga naka-free range. Bakit po namin ginagawa yun? Kasi po pinakikita lang po namin na ang pagkukuneho, kahit po ay nakawala po sila, as long na wala po tayo makikita mga predators po, ibig sabihin wala po nakakalat na mga pwedeng maging panganib sa ating mga alagang kuneho, wala pong magiging problema. Una-una po dyan, dapat yan, wala po tayong aso, wala po tayong pusa. Pero maniwala po kayo, sa farm po namin, marami po siyempre, alam niyo po yung mga ahas na sawa. Yun. Marami po kami yan, pero hindi po namin nagiging problema yan. Kasi po, ang mga kuneho naman po natin, sa sobrang bilis nilang tumakbo, hindi naman po sila abutan. Ganun din naman po sa mga alaga naming aso, para bang natutunan na rin po nila, naging friendly na rin po sila. Sa farm po namin, makikita ninyo, sama-sama po, aso, pusa,
saka po yung mga kuneho namin. So far, hindi naman po kami nalalagasan ng rabbit or ng kuneho po at hindi po nababawasan yung mga nakawala po namin. Ang kagandaan pa po, ma'am, pagka po ito ay free range, hindi na po namin sila pinakakain po ng ating commercial pellets. Puro damo na po ang pagkain nila. Kumbaga, self-supporting na po yan. So sa dami po na nakakalat na mga damo, bahala na po sila maghanap kung ano po yung pwede nilang kainin sa paligid po. Sir Willie, gaano ba kalaki yung initial investment? Halimbawa, kung gusto ko magsimula ng ganitong kasing negosyo, pag-aalaga ng kuneho, gaano kalaki ba kailangan natin ilabas dito? Pang mabibili po equipment, na, facilities, ganun. Mabibili po natin, ma'am, ang kuneho po sa halagang 500 piso ang isa. Mm-mm. Okay. Pag nagsimula po tayo dun sa tinatawag ko po na backyard po yan, magsisimula po tayo sa 4 na babae, 2 lalaki, meron na po tayong 6 na kuneho na ang halaga po niyan ay 3,000. Ngayon po, dun sa tanong po ninyo kung magkano po talagang gagastusin po natin, ito po ay nakadepende dun sa kulungan na ating gagawin. Marami po, pagka po napasyal po kayo sa farm po namin, marami po kaming mga design ng kuneho na pwede po natin sabihin na para sa mga medyo kulang po sa budget na sabihin na natin na hindi kayang magpagawa po ng magagandang kulungan, nagkakahalaga lang po yung isang kulungan na pinagawa ko po sa 6 na kuneho po, yung isa pong kulungan na pinagawa ko po doon, 2,000. So you'll be needing at least 5,000 pesos, hindi po kasama doon ang pagkain. Kasi yung pagkain naman po, unti-unti naman po nating bibiling yan eh. Yung halagang 2,000 po dyan, ma'am, gawa po sa kawayan or the bamboo, gawa po yan sa coco lumber. At yan po, syempre, lalagyan po natin ng konting chicken wire or screen po natin na sinatin na tinatawag. So yan po yung gagamitin natin kasi po alam niyo po ang kuneho, madikit lang po kahit anong puno yan, ngangat natin at ngangat natin po yan, uubusin po nila yan. So kinakailangan po yan, nakabalot po yan ng screen. Hindi naman po kinakailangan na sobrang kapal po yung gamitin natin. As long na maprotektahan lang po yung kawayan, pwede na po yan. Siguro naturuan din ni Sir Willie kung paano niya magkakasama yung mga aso tsaka yung mga rabbit, no? So tingin ko ang advice ko ay medyo ingatan pa din sa mga predators. Alam mo, may mga experiences, maraming tumatawag din sa akin na sobrang tahol, natatakot yung mga rabbit. Ang overprotective sila sa magiging anak nila eh, o sa naging anak nila. At doon sa protection na yon, ang nangyayari, pag nanganak sila, instead na kainin o natakot sila sa tahol ng mga aso, sa mga pusa, nauuna na sila, kinakain na nila yung mga anak nila. Tama ba yon, Sir Willie? Tama po yun, Doc. Yun nga po, dahil nga po sa pakiramdam po nila, lahat po na nakapaligid sa kanila, predators po yan. And even us po, mga tao mismo, pag hindi po sila sanay, pagka po lagi natin silang sinisilip, lagi po nila tinagi po natin tinitingnan, eh pakiramdam po nila kasi parang kukunin po natin yung mga kanilang mga kids. So ang gagawin po nila, sila na po nauuna dyan, kakainin na po nila yan. Tama po yung sabi ni Doc Sosi. Ito lang naman po yung sinabi ko kanina regarding po dun sa mga pre-range po namin. Tama po, kinakailangan ingatan pa rin po natin sila. Ilayo pa rin natin po sila dahil sa sobrang selan nga po nila sa ibang mga predators po natin. Ayaw na ayaw po nila yung merong ibang nakikita po. Kaya nga po, sabi ko nga, total enclosure po talaga yung gusto po nila. Gusto nila, hindi sila napakikialaman. Less human intervention, mas maganda po sa pag-aalaga po ng kuneho. Eh, Sir Willie, may nagsasabi, paliguan daw yung rabbit. Dapat yun ba natin paliguan yung rabbit? Yun nga po. Alam nyo po, ang kuneho po natin, hindi po kinakailangan paliguan. Para lamang pong pusa yan. Sabi ko nga, subukan nyo po ilublob yan sa putik. Balikan nyo po siya after 2 days, 3 days. Malinis na po siya. Kusa po siya naglilinis. Hindi nyo po kinakailangan paliguan yan. Kasi once na pinaliguan po nyo yan, one thing for sure, magkakasipon po yan. At ang mangyayari po yan, mapapansin nyo sa kuneho, nanginginig po yan. Alam nyo po, ang kuneho po, napakaselan po yan. Pagkayan po ay naanggihan po ng tubig, ayaw na ayaw po nila yan. Pero ang lakas naman po nila umunim ng tubig. Ayaw lang po nila yun, directly sila po ay nababasa po ng tubig. Kanina may nabanggit ng tungkol sa damo, si Kasendong. May nabanggit ka rin na puro damo or konting pellets. Paano ba ang ratio? Paano mo hahatiin yung damo? Paano, anong ratio mo doon? Tsaka magkano ang gagastusin naman sa pellets? May mga commercial pellets na bang available?
may mga available na po tayong commercial pellets, Doc. Katunayan po niyan, marami na pong available sa merkado po niyan. Nagkakaiba lang po yan sa presyo. At syempre ho, pagdating po sa formulation, nagkakaiba-iba po yan. Ngayon po, hindi na po ako magbabanggit siguro ng kung anumang pellets po yan. Ano po? Ngayon po, i-average na lang po natin yung ating commercial pellets at siguro po 30 pesos na lang po isang kilo. Ano po? Ngayon po, yung ratio po na pinag-uusapan po natin, sa farm po namin, I would say 30% lang po ang binibigay po namin commercial pellets sa aming mga kuneo. At yung 70% ay puro damo na po siya o tinatawag na po namin ad libitum. Sa amin po ang sistema po namin, nagbibigay po kami ng commercial pellets in the morning at sa hapon naman po, binibigay po namin ito po yung unlimited grass na po ang bigay po namin. Doon sa mga ibang nagpukuneo naman po, banggitin ko lang po, baliktad po, nagbibigay po sila ng damo sa umaga at nagbibigay naman po sila ng commercial pellets pagdating sa hapon. Ngayon po, ang observation ko lang po dito, may dagdag ko lang po. Pagka po kasi sa hapon po natin ibinigay ang commercial pellets po natin, ang kuneo po kasi parang nakikita ko po na mas maganda po na damo po ang kainin po nila sa hapon kasi gising po sila up to 11, 12 o'clock kung papansinin po ninyo. Tuloy-tuloy po yung pagkain nila. Mas madali po kasi nilang tunawin ang damo po na binibigay po natin kesa po dun sa commercial pellets na binibigay po natin kasi matigas po yun eh. Bakit ang tanong po ng iba, bakit po kami namamatayan ng kuneho? Anong nangyayari sa kuneho namin? Ngayon po, sinubukan ko na rin pong buksan. Kumbaga, sariling pag-aaral ko na po ito, yung pong namatay sa katanghalian na kuneho po namin, napapansin po namin pagka humina na po siyang kumain, pag binuksan niyo po ang kanyang mga intestino, ang kanyang bituka. Mm-hmm. Doc Sosi, ang observation ko, andun po yung pellets na kinain po nila or the commercial pellets na binigay ko sa kanila. So hindi po nila kayang tunawin kaagad-agad. So dapat po talaga maganda po sa umaga ang bigay ng commercial pellets nang sa ganun hanggang sa maghapon na yon kaya po nilang tunawin hanggang sa hapon na po yun. Kasi pag sa hapon, pag sa gabi na po binigay ang commercial pellets, matutulog na po yan, hindi na po nila kayang tunawin. Balikan ko daw yung tanong mo kanina, ilang porsyento ang bigay ko? 70%. Yes. Commercial pellets, commercial pellets po natin, 30 pesos. Magkano po yun? Ibibigay po natin yung isang kilo, that is 1,000 grams po yan. Ibinibigay lang po namin sa umaga, 50 grams. Magkano po ang halaga po ng 50 grams? Only 1 peso and 50 cents. Kung maghapon, wala po tayong available na commercial na damo or porridge na makukuha po natin. Additional 150, that is 3 pesos per day. So ganun lang po kamura po ang pakain po natin. Sa loob ng 10 araw po, kakasya na po yung isang kilong commercial pellets na ibibigay po natin. That's only 30 pesos. Napakamura po. Yung damo ho, definitely hindi na po ninyo bibilhin yan. Pero kung may mga tanim po kayo, hindi na po kinakailangan bumili kayo. Ngayon, kung kinakapos po sa damo, gusto po ninyong pagmeriendahin o yung tinatawag natin na healthy treat sa mga kuneho po natin, makakabili naman po tayo dyan ng konting carrots, konting tangkong, yung lettuce, pero wag lang po masyadong marami. Dahil ang sabi ko nga, mataas po ang water content po niyan na hindi po nakakabuti sa ating mga kuneho. Ayan nga po, no? Ang dami nating napag-uusapan tungkol dito sa pagkukuneho. Mamaya po sa pagbabalik namin, marami pa po tayong pag-uusapan. Hindi po dito natatapos. Pero magbe-break po muna kami. Ito po ang mag-agree na tayo. At ayan nga po, nagbabalik po tayo, so mag-agree na tayo. Sir Willie, gano'n na ba kalaki ang market ng rabbit tree dito sa Pilipinas? Okay. Sa ngayon po, pwede ko pong sabihin na ito po ang malaking problema namin na alam po nakikita rin po ito ni Doc Sosi at ni Sir Sendong. Yung kakulangan. Actually po, pinag-uusapan pa lang talaga natin dito is hindi pa po mismo yung karne, kundi yung mga breeders na gustong magsimula. Simula po nung, ito nga po, narinig ko sa usapan niyo po kanina, nung sinimulan po na ang nagsimula pala nito si Sir Sendong eh. Kaya biglang nataranta lahat ng mga breeders sa pagkukuneho. Nung nagkausap sila ni Secretary William Dar at sinabi niya na bakit hindi natin idagdag ang kuneho as alternative food. Alam niyo po, sa mga magbababoy, sa mga magmamanok,
hindi po sila dapat mabahala sa pagpasok ng kuneho. Kasi sa totoo lang po, small percentage pa lang po talaga ang pwede kong sabihin na pinapasok ng kuneho dito po sa Pilipinas. Sa ngayon po, ang kailangan po namin sa ngayon ay mga breeders. Kasi sila po yung makatutulong eh. Kaya nga po itong mga hog raisers po natin, sabi ko nga, hindi po namin sila competitors, hindi po namin sila kalaban. Kasi po, sila po yung alam namin magpapalaki para lalong mabuhay ang industriya ng pagkukuneho po sa Pilipinas. Pangalawa po, yung tanong niyo po na gano'n na po ba kalaki? Sa ngayon po, napakaliit pa ho. Ang talagang nabibigyan pa lang po namin o nasusuplayan pa lang namin, pwede ko po sabihin, una, sa pamilya pa lang ho yan. Pagka nag-alaga ka ng kuneho, hindi ka pa pwedeng lumabas. Tuturuan mo munang kumain ang iyong pamilya. Paano ka magbebenta sa labas ng kuneho? Na paano mo sasabihin sa kanila na kumain kayo ng kuneho, bumili kayo ng kuneho, tatanungin ka, masarap ba ang kuneho? Ano yung sasagot mo? So definitely, parang tayo na nandito ngayon, nag-uusap-usap po tayo. Lahat po tayo definitely nakatikim na po ng kuneho. So pwede po nating sabihin, ang pamilya ko kumain na ng kuneho. Ang mga kaibigan ko kumain na ng kuneho. Ang relatives ko kumain na ng kuneho. Diyan po nagsisimula para at least po eh, lalo po nating mapabilis ang awareness na ang kuneho po ay pwede po nating kainin. So sa ngayon po ma'am, wala pa po kaming talagang masasabi na merkado pagdating sa kuneho, kundi mabibili pa lang po yan sa mga bawat individual na gustong tumikim. Sa totoo lang po, individual pa lang po bumibili, kinakapos na po eh. Ako po, pinasok ko na rin po yung catering na tinatawag po nila. Kung makikita nyo po yung posting po sa Facebook, naglilitsyon na po ako, nagluluto na po kami ng samutsaring putahe. Alam niyo po, ako pa lang po sa sarili ko pa lang kulang na rin po kami sa kuneho na kakatayin. Bumibili na rin po ako sa labas para lang po ma-sustain or masuplayan ko po yung mga bumibili sa amin ng kuneho. Ngayon, papasok po tayo dito sa mga karinderya na gusto magsimula. Meron na din po yan. Kung papasyal po kasi iba't ibang lugar po ngayon, meron po naglilechon, may nagluluto sa karinderya, may nagpapatikim, mayroong online binebenta po yan. So kung papasukin pa po natin itong mga talagang malalaking restaurant at malalaking hotel, palagay ko po hindi pa po natin kayang simulan ito. At ako po mismo, kung tatanungin nyo ng diretso, ayan, nandyan si Doc Sosie, baka pwede niya akong siguro susugan yung sinasabi ko na hindi pa, wala pa tayong kakayahan para magsimula po sa mas malaking yung next stage na tinatawag po. Ang kailangan po talaga natin dito, magparami ng breeder para at least po mas mabilis na po nating mabigyan po yung mga nangangailangan. Malaki po ba ang pwede nating kitain dito sa pag-aalaga ng kuneho? Kung pag-uusapan po natin yung kitaan dito, Ma'am Amy, yung investment mo na sinasabi ko na 6,000, in 1 year, kaya na po nating mabawi yan eh. Sa halagang 5,000 hanggang 6,000, baka po dun sa unang taon natin, kumikita na po kayo. Bakit po? Ang anak po ng kuneho po ay nanganganak average of 5. Sa 5 kuneho na lamang po, mabebenta po natin ng 500 pesos. Magkano na po yan? 2,500. Sa loob ng isang taon, manganganak po yan ng 5 beses. Okay? Average of 5. Sa 5 anakan po, that is 12,500 pesos na po kaagad. Magkano po ipunan natin? 6,000. So kita na po kaagad tayo. Eh kung yung po mga anak nito ay pinarami pa po natin, mas mabilis po tayo makakabawi. Alam niyo po, pag nagsimula ka ng kuneho, hindi ka na po hindi ka na magpapahinga sa kagagawa ng kulungan. Tuloy-tuloy na po ang gawa ng kulungan niya. Tingnan niyo po si Doc Sosie. Tingnan niyo si Doc Sosendong. Habang tumatanda yung kuneho, nanganganak yan, mamumroblema ka na kung saan mo ilalagay yung kuneho mo. Tama ka, Sir Willie. Eh hanggang kailan ba ang lifespan o yung productive life naman ng mga kuneho? Hanggang kailan pwede siyang maging productive? Ang kuneho po, nabubuhay po yan 8 hanggang 10 taon. Depende po sa pagkakagamit po niyan. So observation ko po, ako po nakakalimang taon na po ako sa pag-aalaga ng kuneho. Nagiging produktibo po ang kuneho po sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Diyan po siya magbibigay po ng magandang anak. Pero po, may panahon po talaga
na ang kuneho po natin, kinakailangan ay atin pong bantayan. Diyan po natin pag-aaralang mabuti kung kailan po talaga siya nagbibigay ng magandang anak. Ngayon po, pag naobserbahan po natin sa loob ng 2 taon, 3 taon, maayos pa po siya. Pagtungtong po ng 3 taon, medyo nagbabago na po ang kanyang pagbibigay ng anak o kids. Diyan po natin na pag-iisipan kung ito po ba ay kinakailangan na po ba natin siyang ikal o kinakailangan na po ba natin siyang palitan. So kinakailangan po yan, lagi tayong nakahanda. Pagka nakita natin na hindi na po siya productive, dapat po yan, meron na po tayong buffer dyan. Kinakailangan meron na po tayong nakahanda na pamalit po para sa kanya. So kinakailangan, Sir Willie, kinakailangan, pwera sa kalaman, dapat may record keeping ka. Exactly. Dahil ganyan ang pagpa-farming, ano? Exactly po. Kinakailangan po, mula po sa pinanganak po yung kuneho po ninyo, dapat kompleto po kayo ng records. Kasi yan po ang magiging basihan po natin para malaman po natin kung kailan po natin siya dapat pakastahan o kinakailangan pabulugan sa ating mga lalaking kuneho. Napaka-importante po niyan. Pagka po wala po kayo niyan, hindi po kayo pwede manghula. Baka mamaya po may pakasta po ninyo ng alanganin sa buwan. Sayang lang po, pwede pong hindi matuloy. Matuloy man po yan, baka naman po yung ating pong kuneho is luna-una, bata pa ho siya, mas mapapabilis po yung panahon na pakikinabangan po natin siya. Tama ka, Sir Willie, no? Marami rin kumukonsulta sa akin sa ganyan. Alam nyo ba mga kasamahan sa agri? Alam nyo ba na ang rabbit ay under ng poultry? At alam nyo rin ba na ang rabbit lang ang may 4 na paa among the poultry species? Kaya nagbibigay. Yeah, ngayon tanong ko Sir Willie ito, no? Sabi mo nga na maaring madaling mag-deteriorate pag na-mate ka agad at mga anak. Dahil dalawa, alam ba niyo na dalawa ang cervix ng rabbit? Pwede pang manganak pagkatapos mabulog. Tapos na-mate siya or bago nag-nursing pa lang siya sa kanyang mga anak, pwede bang ma-breed siya o dapat hindi? Yung iba po ginagawa po nila yan. Pwede pong gawin yon. Pwede po nating pagsunurin. Ang problema lang po pagka pinagsuna, limbawa po nanganak po siya. 70-day cycle po. 30 days gestation, 30 days lactation, 30 days preparation po yan. Yung sabi niyo, yung tinuran po ni Doc Sosie na pwede pa ba natin siyang pabulugan kaagad? Yes, pwede po. Kaya lang po ang nasasakripisyo nga po dito ay yung health naman po ng ating kuneho. Napapabilis po. Ang isipin po natin, nagpapagatas pa lang siya dun sa mga naunang kits. Ano po? Tapos bigla mo siyang binulugan ulit. So isipin, for the period na siya po ay nagpapagatas, buntis po siya, baka naman po ay magkasabay-sabay pa po sila na nanganganak na naman po siya, eh hindi pa po na-win yung kanyang mga anak. Yun lang po yung magiging depresya po dito. Yun. So makikita po natin dyan, yung pong ang nasasakripisyo nga po dyan, eh yung kalusugan naman po ng ating kuneho. Ang isa pa ho, nangyayari po dito, Doc, yung tinatawag nilang double pregnancy. Yes, nangyayari yes. Po yan. Nadidisgrasya na napapabulugan po yung kuneho. Yes. Sabi nga po nila, pwede ba, posible bang mabuntis yan? Posible po mabubuntis po yan. Ang problema nga lang po yan, pagka nanganak po yung ating kuneho, sino po bang unang lalabas? Yung una o yung huling anak po niya na pumasok sa kanyang sinapupunan? yun po yung tanong yan. So sa pagbabasa ko po, sa pananaliksik ko po, wala pa hong naging successful sa double pregnancy. Kasi po, yung sa bungad, siya po ang unang tinutulak palabas. So definitely, ano pa yan, hindi pa ho siya talaga buo. Ang nangyayari po, namamatay po yung mga yung mga pangalawang anak, ang nabubuhay po talaga yung una sa unahan. Ganun po. Tama ka, dahil pag yan ay nag-labor, nagkakaroon ng uterine contraction. Hindi naman pipiliin kung left horn na kabilang ovaryo and so. Tama po. Talagang kayo, maestro. Hindi naman yung pwedeng sabihin na, oy, mauna kaming lumabas. Total, nauna naman kaming pumasok. Di ba? Diyan muna kayo at kayo ay nahuli namang pumasok. Parang ganun. Opo. Kailan ka nagwawalay? Sir Willie, kailan mo niwawalay? Hanggang kailan mag-nurse yung kanyang mga anak? Ano ba tawag doon? Kids ba tawag? Kids ang tawag po dyan, Doc. Okay, winawalay po namin ang aming mga maliliit na kuneo sa loob ng 30 days na pinasuso po ng aming mga inahin po. So after 30 days, so tulad na sinabi ko po kanina, 30 days po niyang pag-agatasin niya. So that is 60 days na po yan mula po nung nagbuntis po siya. So after 30 days po ulit,
preparation na po yun nung ating pong inahin. Yung natitirang 10 araw, pwede na po natin siyang muling pakastahan. Pero alam niyo po, hindi ko na po inuubos yung 10 araw. After winning, second day, first day, second day, tinetesting na po namin yan. Sinusubukan na po namin kung siya po ay papayag na. Makikita at makikita naman po natin yan kung talagang po siya ay handa na din by checking po yung kanyang genital po o yung kanyang ari. Malalaman po natin yan kung yung itsura pa lang po yan. Dapat po yan yung tinatawag natin na medyo mapulang-mapula na siya at medyo nagbabiolet na po. Ibig sabihin, ready to mate na po siya. So, for the period of 60 days, another 2 days, hindi na po natin tatapusin po yung 10 days preparation, buntis na naman po ang ating kuneho. Tama, tama, tama. Magandang punto siya, magandang punto. Sir Willie, masasabi mo ba na ang kuneho ay sagot ngayon sa malnutrisyon? Ah, opo. Sa ganda ho ng nung nakukuha po natin na nutrisyon sa nakukuha sa kuneho, ay ito po talaga sabi ko nga po ulit, baka makasagasa po ako, masagasaan ko si Doc Sosie. Baka mamaya wala nang kumain ng baboy. Ano po? Kaya nga sabi ko, ito po ay alternatibong pagkain lamang. Ano po? Pero kung ito po ay kakainin nating araw-araw, abay maganda din po dahil po sa napakataas po ng protina na makukuha po natin sa kuneho. Napakababa po ng kolesterol sa mga katulad namin na may edad na. So tayo pa rin yan, Doc Sosie, di po ba? So if you want to eat a healthy meat, ito na po yung sagot para sa ating mga mamamayan. Bukod po dito sa mababa po ang kolesterol, mababa po ang calories po nito, ang pinaka-importante po dito yung po kanyang taba. Halos wala po kayong makikitang taba sa kuneho. Kung papansinin po ninyo, pagka nagkakandak po ako ng seminar, sabi ko sa mga attendees ko, hanapin nga ninyo, ituro nga ninyo sa akin kung nasa ng taba ng kuneho. Abay, wala po silang maiturong taba sa akin. Yun po yun. Dahil ang katunayan po niyan, ang laki lang po ng taba ng kuneho po, nasa hintuturo lang po natin, ganun lang po siya kalaki. Itong dalawang daliri ko ito, ganyan lang po kalaki ang taba po ng kuneho. All white meat na yan po yung kailangan po natin, high protein. At may nabanggit ka rin, no, na ginagamit ba 'yan sa mga hospital sa mga cancer patient? Paano 'yan? Bakit? Ayo po. Dahil nga po sa taas po ng protina po nito, ito po ngayon tulad po ng mga kliyente ko po na mga doktor na nagtatrabaho po sa iba't ibang hospital. Sila na po yung nakakatulong po ngayon na nagsasabi, yung eat rabbit kasi andito talaga yung magandang nutrisyon na makukuha natin. So ito po sa ngayon po ay binibigay po nila sa ating mga cancer patient. Okay, hindi lamang po sa mga cancer patient po natin. Other ailments po, yung anuman po ang sakit po natin na nahihirapan na pong kumain ng ibang klase po ng pagkain o ng karne. Ito na po yung ginagamit po nila ngayon. So sa ngayon po, hindi na po tayo mahihirapang magpakilala po sa mga tao kasi doktor na po mismo ang nagsasabi na kumain tayo ng karne ng kuneho dahil ito ay nagtataglay ng mataas at magandang nutrisyon para sa ating katawan. Sir Willie. Apo. Pasensya na, marami akong tanong, ha. Apo, okay lang po. Sa France at saka sa ibang bansa, especially European countries. Apo. Ang rabbit meat sa kanila nasa 16 euro, ha. Samantalang ang baboy doon ay nasa 11 o 12 euro lang. Apo. Ngayon apo, sa atin, napansin ko, mataas marketing, ano? Mataas din ang presyo sa atin, 400, 450. Apo. Honestly, yung ibang tao, hindi bibili niyan, bibili na lang ng baka yan. Tama po. Paano ma-afford niya ng mga Pilipino? Tama po. Sa katunayan po, Doc, I think kasama din po kita nung nagkaroon po tayo ng meeting dun sa isang feed manufacturer. Ano po? Ang pinag-uusapan lang po natin dito, nung panahon kami po ay napunta sa Malaysia po, bansa po ng Malaysia, at may kanya-kanyang mga representative at iba-ibang bansa po, dito po nakita na, sa totoo lang po, tayo po ang may pinakamurang presyo ng karne ng kuneho. Sa kanila po, pinakamura is 600. Kapag kinonvert po natin into peso, 600 pesos po sa kanila. Sa atin po, mabibili lamang po ng 450. Pero tama po kayo, Doc. Paano ma-afford ito ng isang ordinaryong tao?
Di po ba? Kaya nga po, gumagawa po tayo ng paraan ngayon na at least man lang sana yung pong ating pinapakain ng mga feeds ay may baba din po yung presyo. Pero sa totoo lang po do, kung titingnan po natin yung presyo sa ngayon, sa halagang 3 piso na pinakakain po natin araw-araw, maganda na rin po ang kita po natin, pero hindi po siya ganun kalaki. Hindi pa rin, kumbaga yung margin po natin, hindi pa po siya ganun kaganda kasi nga po, medyo mataas pa rin po yung feeds na nabibili po natin. So paano po natin siya mapapababa? Siguro po, kinakailangan makapag-produce po tayo ng isang commercial pellets na siya pong ipapakain po natin para may baba din po natin ang presyo. Actually po nga po, kung ako po tatanungin po ninyo, ang target ko man lang po sana, bumaba po sana up to 350 pesos per kilo para man lang sana mapantayan po natin ang presyo ng baka. Yung manok at baboy po, mahirap pa po nating habulin. Pero po sa presyo po ng baka, maaari po tayong makasabay na po dyan. Maganda, maganda. At least may future. May future ang ating agri sa pagrarabit, no? Okay. Ang tanong ko lang, marami dito sa atin na ginawang pet eh. Paano ba dahil ito'y meat type? Dahil dalawang klase yan, isang pet type, isang meat type. Hmm. Tama po ba? Opo. Sir Willie. Opo. Paano natin ini-slaughter? Paano natin ginagawa yan? Meron ba tayong slaughterhouse niyan? Paano humanly kakatayin sila? Apo. Nabanggit niyo po, Doc, yung dalawang klase po ng kuneho. No? Meron nga po tayo dito yung fancy or yung pet na tinatawag nila. Ito naman po yung isa. Ito po yung pangkarne or the commercial type na kuneho na siya pong inaalagaan natin ngayon, na siya pong gusto nating paramihin. Balikan ko lang po si Fancy. Medyo may kamahalan po kasi ang fancy. Kaya pagdating po sa katayan, usapang katayan, medyo inilalayo po natin sa usapin ang fancy rabbit. Ito po talaga yung sa mga gusto mag-alaga lang, yung mga tinatawag po natin na mga pet lovers or yung mga rabbit enthusiasts, ay yung po talaga yung mga pang-alaga lang. Pag kinumpara po kasi natin yung presyo ng fancy sa commercial, talagang napakalayo po, halagang 3,000, halagang 500. Paano mo kakatayin ngayon si fancy? Pagdating naman po sa pagkakatay, Doc, marami pong paraan. Katunayan po, may mga naituro na po ang Animal Product Development Center na ako po mismo yung nagdala ng mga kuneo sa kanila para pag-aralan po namin kung ano po yung tamang paraan ng pagkakatay po. So dalawang bagay po itinuro po sa akin. Ito po yung tinatawag po namin skinning. O kung alam po ninyo yung pagkakatay po sa palaka, yung hinuhubaran. Ganyan po ang pinakamabilis na sistema ng pagkakatay. Sa loob lamang po ng 5 minuto, matatapos po natin siyang katayin. Ang isa naman po yung tinatawag po namin scalding, o ito po yung parang style ng pagkakatay po sa baboy. Okay? Kinukuskusan po siya, nilulublob sa tubig, certain degrees po nung init po niyan, tapos po sabay sa kukuskusan po siya. Yun nga lang po, mas mahirap po talagang kuskusan ang baang kuneho kumpara po sa baboy. Sa baboy po kasi, ilulublob lang, tapos babanli-banlian lang ng konti, pwede na po. Sa kuneho po, hindi. Kinakailangan po talaga yung tamang init po ng tubig ang dapat pumasok sa skin ng kuneho para hindi po masira yung kanyang balat. Kung saan po tayo makakakita po ng mga slaughterhouse? Sa ngayon po, Doc, Ma'am Amy, wala pa po tayong makikita ang slaughterhouse dito po sa Pilipinas. Sasamantalayin ko na din po ang pagkakataon na ito, at para sa inyong kaalaman po, hindi ko alam kung nakita na po ni Doc Sosi ito nung namasyal po siya sa farm. Sa ngayon po, malapit na po mag-umpisa po yung aking slaughterhouse na pinatayo po sa farm, na ngayon po ay sinusubaybayan po ng Department of Agriculture sa tulong po ni USEC Ernesto Gonzalez. Opo. At saka po ang ating director ng Calabarzon, si Dr. Fernando Lontok, na siya po ay bumisita nung Biyernes. Ang sabi niya sa akin, Mr. Minor, pwede na ba nating simulan ng iyong slaughterhouse? Nagkataon lamang, kanya ganun. At nandun nga din po sila, Doc Sosi. Nung umaten po ng seminar sila, Doc Sosi, nandun po mismo si Dr. Lontok. Doc Sosi, hindi na po nasundan yon. Last Friday lang po. At ngayon po, I'm happy to announce na baka ho itong buwan ng Oktubre po, mabubuksan na po ang slaughterhouse po ng kuneho sa parting Magkabiti po. Sa doon nga po sa farm po namin. Ito na po yung pagkakataon, ma'am, na mabigyan po natin ng pansin itong pag-aalaga po ng kuneho na kahit sino po pwede magsimula. Lalo na po sa panahon ngayon, lahat po talaga nag-iisip kung paanong kumita sa maliit na pamamaraan, maliit na papasok na income para sa kanila.
Sa totoo lang po, sa inaaraw-araw po niyan, ang tumatawag po sa akin, ang text messages, lahat naghahanap ng aalaga ang kuneho. Hindi po lang maituro si Doc Sosie eh, kasi alam ko wala pa rin siyang production eh. Pero once na magkaroon ng production si Doc Sosie, sigurado yan Doc, ikaw na yung susunod na tatawagan at itetext ng mga gustong magsimula po sa pag-aalaga ng kuneho. Napakarami po niyan at ako po'y natutuwa dahil unang-una po ang suporta po ng ating gobyerno. O kahit sabihin ko po, kahit wala pa tayong nakikita ang suporta ng ating gobyerno, lahat po tayo nagtutulong-tulong upang at least mapalago at mapalaki po natin ang industriya ng pagkukuneho. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Doc Sosie, Sir Willie, Gaseno. Dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Thank you. Muli po, ako po si Amy Boyko. Para po sa mag-agree na tayo.